Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Bye.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sandibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko sa inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubuti, masasama, ang mga tuba at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ni yung bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo ay iyong kabutihan. Sa sakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat, kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo.
ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At ang kapangyarihan at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ang sandibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaraptan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaraptan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakamahamak sa mga kapatid kong ito, ito'y sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa,
Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain. Nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaraptan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong, ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Father. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. Good morning. At mga kapatid, simulan pa rin natin ang araw na ito nang nagbibigay puri at pasasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. Napakahalaga ng araw na ito sa ating simbahan, hindi lang dito sa Quiapo, sa lahat ng simbahan sa buong mundo. Ito ang araw, ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan o liturgical year. Sa ganitong paraan natin, tinatapos ang kalendaryo ng simbahan sa isang pagdiriwang ng kadakilaan ni Kristong Hari. Kadalasan, karaniwan, pagkatapos ng isang laban, contest, laging may awarding sa dulo. Laging may recognition, may coronation sa huli. Kaya mga kapatid, tama, dapat lang natin itong gawin. Ibalik natin ang lahat ng papuri, pasasalamat sa nag-iisang hari ng buhay natin, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating Kristong Hari. Christ the King. Kaya nga mga kapatid, huwag natin kalilimutan. Sabi ninyo, pag natapos ang isang contest, labanan, binibigyan natin ang parangal ang nagtagumpay. Si Kristo ay araw-araw lumalaban para sa iyo. Ipinaglalaban ka ng Diyos araw-araw. Alam mo ba yon? Kung paanong maraming tao ang pilit na nagpapabagsak sa iyo, may nag-iisang Kristo na ipinaglalaban ang kaligtasan mo. Kaya nga araw-araw, hindi lang ngayong linggo, binibigyan natin dapat ng parangal ang Panginoon at kaya ka nandito pa rin sapagkat araw-araw nagtatagumpay ang Panginoon. Kaya magandang tanungin natin ang sarili natin. Ngayong patapos na ang kalendaryo ng simbahan, ang tanong ay ito, siya pa rin ba ang hari ng buhay mo? Kailan? Paano mo pinaghahari ang Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo? Siya pa rin ba ang haring nasusunod? Pag sinabing hari, simple lang, sinusunod. Kung siya ang hari mo, sinusunod mo pa rin ba ang Diyos? Siya pa rin ba ang hari? O madalas naghahari-harihan ka na sa buhay ng ibang tao? O hinahayaan mo na lang maghari ang kung sino-sino sa buhay mo
tuuto ka rin minsan eh. O sino-sino sinusunod mo. Kahit mali, kahit masama. Ang ganda ng larawang ipinakita sa atin ng Kristong meron tayo. Hindi kagaya ito ng mga naghahari-harian sa mundo. May palasyo, maraming tauhan, nasa trono, maraming ginto, maraming pera, maimpluwensa, kinakatakutan. Tingnan natin ang unang pagbasa. Napakaganda. Si Kristo bilang hari ay larawan ng isang mabuting pastol. Ang mabuting pastol, hindi niya kailangan ng kung sino-sino para mag-alaga ng mga minamahal niya. Ang mabuting pastol, laging kasama, kasabay ng kanyang mga tupa. Kaya tingnan ho ninyo, kahit 100 o higit pa ang mga tupa, kilala nila ang kanilang pastol. Sapagkat lagi siyang kasama ng kanyang mga pastol, hands on. At ganyan ka. Ganyan kang ipinaglalaban ni Kristo. Puntahan natin ang ikalawang pagbasa ngayon. Kaya nagkatawang tao ang Diyos. Gusto niya sa piling natin nandun siya. Hindi siya yung palautos lang na hari. Hindi siya yung magaling lang mag-utos. Nag-uutos na nga, panay kontra pa. Si Kristo ay naging tao kasama natin, hindi lang para pagharian tayo, kundi para turuan, tulungan tayo. Siya mismo ang nagpakita ng inuutos at sinasabi niyang magmahal, magpatawad, maglingkod, tumulong. Sa ganitong paraan, naging hari si Kristo sa paglilingkod. Wala siyang ginamit na dahas, sandata, kayamanan ng mundo, o koneksyon ng kung sino-sino. Isa lang ang ginamit niyang kasangkapan sa paglilingkod. Mabuting halimbawa. Naalala ko ho, nung nagmisa si Bishop Bacani dito, nung minisahan natin ang namayapa nating pinakamamahal na si Father Fernando Carpio nung nakaraan, Linggo. Naalala ko yung kwento niya tungkol kay Father Carpio. Dito daw nangyari yon. Isang araw, may isang lalaking nagalit kay Father Carpio. Sinapak siya dito sa kanyang panga. Eh, malaki pa naman yung panga daw ni Father Carpio. Alam niyo, ginawa ni Father Carpio, sabi ni Bishop Bacani, iniharap niya yung kaliwa at ang sabi, eto pa. Mahirap maging halimbawa. Lalo na, mahirap maging mabuting halimbawa. Patahimikin mo ang mayayabang ng kapakumbabaan. Talunin mo ang madamot ng pagmamalasakit. Pabagsakin mo ang mga mapagsamantala ng respeto sa kapwa. Sa panahon natin ngayon, sa mundo ngayon, na mas madali ang manghusga, mabilis ang magkanya-kanya, hindi titigil ang Kristong hari para ipaalala sa atin na may kalalagyan ang ginagawa, ang pinipili mong kabutihan. Kagaya ng sinabi ng hari sa mabuting tao, lahat ng ginawa mong pagtulong, isang araw, yan ang maghahatid sa iyo sa buhay na walang hanggan. Dahil sa ginawa mong mabuti at tama, karapat-dapat kang makibahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi man kilalanin, hindi man maalala, at ni hindi man mapasalamatan ang ginagawa mong pagtulong ngayon, maniwala ka,
Isang araw, may kahariang kalalagyan ang ginagawa mong kabutihan. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa pagtatapos ng kalendaryo, ng taon, ng liturhiya, pahalagahan, patibayin natin ang pagkilala natin kay Kristo bilang nag-iisang hari na sinusunod ng buhay natin. Matapos man ang paglalakbay nating ito, matapos mong kilalanin at makilala ang mukha ni Kristo sa mga nagugutom, sa mga may sakit, sa mga naghihirap, Kanyang patutuloyin ang isang kagaya mo. Madaling tandaan, hindi dapat kalimutan. Anuman ang gawin mo, lalo na sa pinakamaliit na ito, ay ginawa mo sa poong Jesus Nazareno. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, manalangin po tayo sa Ama upang matularan natin si Jesus ang hari ng sandibutan sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao nang walang itinatangi. Sa bawat kahilingan ng ating tutugon, O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masigla nawa ang mga pastol ng simbahan upang buong galak nilang sundan si Kristong Hari at mabuting pastol na siyang nangangalaga sa mga mahihina, naghahanap sa mga nawawala, at nagbubuklod sa kanyang kawan, manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Iwaksi nawa ng namumuno sa pamahalaan at pamayanan ang mga personal na interes at kasakiman, upang makita nila si Kristo sa mga aba, naaapi at mga nalululong sa droga at iba pang masamang bisyo, manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng kapayapaan sa pagitan ng mga bansa at itaguyod ng mga ito ang pagkakaisa at pagtutulungan, manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magbigay nawa ng tulong at pagkalinga ang bawat pamayanan, ang mga nagdurusa dahil sa sakit, emosyonal man o pisikal, mga nagugutom at mga biktima ng karahasan, manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo ang lahat ng mga yumao sa kaharian mo, O Diyos, kung saan makikibahagi sila sa iyong kaluwalhatiang magpakailanman. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Patuloy nating ipagdasal ang paghahari ng kapayapaan sa mundo, lalong-lalo na sa gitnang silangan,
Ipagdasal natin ang mga nakabilanggo, ang mga may sakit at nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga walang sapat na makain at maayos na tirahan, at ang mga kababayan natin nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo po ang aming mga panalangin upang mamuhay kami bilang mga tapat mong tagasunod na nagpapahayag ng inyong anak bilang nag-iisang Panginoon at Hari sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa kapwa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog naming ang iyong anak nawa ay magbigay ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng Sandibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahain ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod, siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo ay sa lahat maigawad. Sa paghaharing niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maniwala at magtiwala sa paraan, sa panahon ng Diyos, ibibigay niya ang tunay mong gantimpala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Thank you.
Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari po kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras po ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag Biyernes po at Linggo, ikalima po ng umaga at ikawalo po ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Subunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sandibutan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paghahandog kay Kristong Hari. Jesus, mahal na poon, ikaw ang manunubos ng sandibutan, kami ay iyong iyo magpakailanman. Nais namin kami papasukin mo para manahan sa iyong kamahal-mahalang puso. Maawaing Panginoon, palapitin mo ang mga di pa kumikilala sa iyo at ang mga nagtatakwil sa iyo at ang mga ayaw sumunod sa iyo sapagkat ikaw ay maamo at magandang loob. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Maghari ka sa puso ng mga alagad na tapat sa iyo. Maghari ka rin sa mga kapatid naming nagdurusa dahil sa pagkakasala sa iyo. Maisip nawa nilang magbalik sa iyo. Maghari ka sa mga nagpalayo sa katotohanan at sa mga pinaglayo ng alitan. Maghari ka sa aming lahat at pag-isahin mo kami sa pananampalataya at katotohanan upang kami ay maging iisang kawan mo na may iisang pastol. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Ibigay mo sa iyong simbahan ang kalayaan at kapayapaan. Ibigay mo sa lahat ng bansa ang katarungan at ang kaayusan. Isigaw nawa ng sangkatauhan, purihin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus na nagligtas sa atin. Dakilain natin siya at parangalan magpasawalang hanggan. Amen. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Ngayon po ay tahimik nating ipagdadasal ang mga minamahal nating yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sa darating na Martes din po ay ang simula na ng ating series of Advent Recollection sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa loob ng simbahan. Kayo po, hindi lamang ang mga organisasyon at grupo ng simbahan ay iniimbitahan naming makiisa kahit sa online. Ito po'y bahagi ng pagsalubong natin sa bagong taon at kalendaryo ng simbahan. Ito'y tatlong Martes na magkakasunod ang ating Series of Advent Recollection. At muli, ang simbahan ng Quiapo'y nagpapasalamat sa pagsisimba ninyo at patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Hindi man kayo nakakasama sa pagpunta natin sa mga bilangguan, sa ating feeding program, at sa pagdadala ng mga ayuda, bahagi kayo ng kabutihang ito. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa ginagawa ninyong kabutihan. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!